Oh, yun! What's up mga kabigote? Welcome back sa aking YouTube channel. Matagal-tagal akong nawala at hindi nakapag-upload dahil nga sa kabisihan natin sa ating paaralang pinagtuturuan. Ngayon, di mga medyo tapos na, may konti na lang tayong kailangang ipasa pero medyo maluwag-luwag na. Ay ngayon, isang buwan tayo na hindi nakapag-upload . Marami na ang nangyari din sa aking loob mga kabigote. Matutuwa kayo, magaganda. Ngayon, papakita ko sa inyo, gawa na meron akong 13 inakay. Ay, talaga naman. Ito ay mga hanip na ating mga project. Gawa nang syempre, umaani na tayo ng ating mga project ngayon. Hindi na mga black na lang at saka mga red ang pinapalabas natin. May mga markings na, may mga toy stencil na, may mga frill stencil na. Gayon ang ating napapalabas. At saka meron na tayong ipinaris na TSFS o toy stencil, frill stencil. Binalik na natin sa racing pigeon o pinaris na uli natin sa racing pigeon. Kukunan na uli natin ng F1. Eh ngayon, itiara ang aking mga update. Oh, maganda ito. Oh, ari na nga mga kabigote, unahin na natin aring 3 array. Trio kung tawagin, pero huwag kayong mag-alala, hindi naman sila nestmate lahat. Aring dalawa lamang ang nestmate. Aray mga kabigote, kauna-unahan nating F5 kasi ang isang magulang niya ay F4, ang kanyang nanay ay F3. So, edi ang kanilang kategorya ay ang generation nila ay F4/F5. Oh, may pagayumpay Aray naman, anak ng ating F3 na TSFS na kaki. Nahin at saka yung kay Tolber ni nagaling na kaki. Ngayon ay aring mga aray, mga sinusubuan ko at talaga namang kagaganda mga kabigote. Oh, ayan, kita nyo baga. Dito muna tayo, unahin natin. Aray din, toy stencil din ito mga kabigote. Yan, makikita ninyo bronze din yung yan, yung part ng bar niya. Ayan, yun. Bronze na bronze mga kabigote, uultaw pa yan. Pag yan ay nag-molt mga kabigote, baka itong bar magkaroon pa rin ng magandang bronze. So, kita nyo naman, maganda rin ang forma. Yan, ako nagsusubo sa mga yan, kaya yung mga yan ay mababait sa akin. Ngayon, itong mga F5 natin, nestmate ito. Yan, nestmate. So, kung makikita ninyo, kitang-kita nyo naman pagka-toy stencil na ray. Ang magulang na ray mga kabigote, ay isang recessive yellow na F4 at saka isang blue spread na F3. Walang mga markings yun mga kabigote. Ngayon, array, kita nyo naman, may mga markings sila. Pare silang blue tea, check. Ang pagkakaiba lamang, aring isa'y dilute, aring isa'y blue wild type, Yan, kita nyo naman, ang kanyang bronze, sa kanyang pakpak. Ay, inam na, patingin nga. Ang forma, mga kabigote. Maganda na. Yan. Kita nyo naman, ang pagka-toy stencil niya, di ba ga? Tapos sa rin kanyang kanismate, mga kabigote, ito ay stencil din yan. Kita nyo baga yung bar? Talaga namang maganda rin 3 araw. Tuwan-tuwa din kapag ako nagsusubo. Nung una, hindi ko pa makita ang marking. Siyempre, mga wala pang masyadong balahibo. Allah, ay nung dumalin at naglabasan ng balahibo, at nakakita ko na rin mga bronze na rin. RATS1, kita nyo naman, dark bronze, no? Pero baka mag-molt ito ng TS2, mga kabigote. Ito namang isa, TS2 na, light bronze. Yan. So, kahit siya ay dilute, kung siya ay TS1 lang, di sana ay dark din. Pero dahil sa light yung bronze niya, siya ay TS2. Itong isa, TS1 din, kasi siya ay dark bronze din. Baka ito ay mag-molt din, mga kabigote, into TS2. To TS2 pala, hindi into. Yan, kita nyo naman, mga kabigote, ang kanilang itsura. At talaga namang, yung ito, dito ako hanga sa form nitong isang ito, kahaba ng tuka mga kabigote, Kaganda ng forma, Yan ang talagang ating gagamitin sa mga susunod na generation. Gagamitin natin para sa mga F6 natin. F5, F6, sigurado mga kalidad na ang ilalabas nito. Yaw! Tumalon na yung isa ko. Naumay na dun sa kanyang pesto. Didini ka sa kabila. Yan. Ito, maganda rin talaga ito. Kita nyo naman, bronze. Yan. Ngayon, marami pa akong update mga kabigote. Ayan, ipapakita ko rin sa inyo. Mga kabigote, ari pa ang isang update natin. F3 pala ang aray mga kabigote. Ang magulang ay parehas F2. Yan, nagpapagaypay siya. Ay, kaganda naman. So, kita nyo mga kabigote ang shield. Light bronze, TS2. Yan. Ang kanyang tuka, yan, medyo maikli pa. Pero ang kanyang ulo, okay na, maliit lang. Tapos ang kanyang mga kabigote, ang kanyang paa, yan, para kaunti na lamang ang maps. Ngayon, ang maganda kasi dyan, siya ay full shield na at blue tea check, toy stencil. Toy stencil pa lang, walang nalabas pang puti sa sa bagways. Ngayon, mga kabigote, ang magulang niya ay pareseptor, di siya F3, yan.
Kapag ganyan, pinapalabas ko siya ng kaunti, mga kabigote, ng Sagayon, makapag stretching siya. Ano? Ako rin na nagsusubo di yan, siguro mga 2 linggo pa, pwede na nating ilagay sa plate yan. Ayan, oh. Nag-aaral lang tumuka. At kita nyo naman, mga kabigote, ang shield. Yan. Yan ang kanyang shield. Oh. Maganda, ano? Yan. Kung inyo makikita, mga kabigote, ang lusog ng inakay na ito. Kasi iba, kada 2 araw, sinusubuan ko ng vitamins. Ang Sagayon ay mas maganda ang ikang erangkada ng kanilang katawan. Yan. Oh, aba, natuka ng bigas. Oh, okay, oh. Napakakibulatihay. Oh. Ayan ang shield niya. Oh. Oh, okay, ganda. Oh, ipapasok ko na. Baka kung saan magpunta. Oh, ito naman, mga kabigote, ang isa pa. Hindi yung avocado, mga kabigote, sa gilid, ha. Ayan. Aray, ang ating update dun sa ating F1 na ice project natin. Yan. So, kung makikita nyo siya, i-T-check. Ano, yun kasi yung target ko, T-check. So, syempre, magmumult pa yan. Magdadark pa yung leeg niya. Hindi pa natin basta-basta makukuha, mga kabigote, sa first generation nila, yung mga kulay na gusto talaga natin pagdating sa ice. Kasi ang ice ay pale gray, yung ulo niya, yung breast, at saka itong parte ng bahagi ng puwitan, at saka itong buntot, dapat pale gray, mamuti-muti, ano, parang snow baga. Basta pale gray, gayon ang kulay ng ice sa damasin. Ngayon, ang project ko ay T-check, kaya yan ang aking isa sa mga the best na napalabas kong F1. Ano, makikita ninyo, ang ganda ng kanyang forma, at talagang siya ay liad na liad. Oh, ang damasin kasi, kita nyo naman, pansing-pansi, ito naman ay talaga namang maganda. Ano, maganda ang kanyang pagka-forma. O, yan. So, gagamitin natin sa breeding para sa susunod, di baka makapagpalabas na tayo ng mga pale gray sa mga magiging inakay niya. Di syempre, ipaparis pa rin natin, mga kabigote, di sa F1 din ng project stencil natin. O, kita nyo baga? O, maganda eh, ano. Limutan ko nga palang ipakita, may nestmate nga pala siya, T-check din, ayun. Kaso lang, mas dark pa yung isang yon. At sa tansya ko ay yun ay hen. Itong isang ito, siguro ay cock. Ay di titingnan natin kung ano ba yung mga magiging development sa mga susunod na generation, dahil ito ay bago nating project, kasabay ng project nating stencil. Ngayon, nakikita nyo naman ang kanilang mga kulay. Ano, ibang-iba doon sa mga wild type talaga na ang tawag dito, pangarera natin na T-check, ano, sila ay mas light ang kulay. Ano? Yan, kita nyo naman. Malusog, maganda ang pagkakasubo. At talaga namang alagang-alaga ni Maestro Bigote yan. Oh? Ayan, oh. Ipapakita ko muna sa vlog na ito, sa video na ito, mga kabigote, ang aking blue spread. Ano, na F4. Kita nyo naman ang kanyang muka, mga kabigote. Oh, ang ganda ng forma niya. Ano, hindi siya big head. Katulad ng mga nakikita nating ibang stencils. Yan. Ako nagsusubo dyan, kaya mabait. Ito, mga kabigote, kung mapapansin nyo, parang blue spread din siya. Blue spread talaga siya, pero parang wala siyang markings. Pero kapag lalapitan natin ito, mga kabigote, yan, may bronze siya sa may part ng bar. Dito tayo sa maliwanag, bebe. Yan. Yan, oh. May bronze sa parte ng bar, kaya ito ay toy stencil din. Ano? Kapag, mga kabigote, nga pala, ang inyong napalabas na ibon, halimbawa ang magulang ay pares stencil, pero wala namang markings ng stencil, di hindi stencil ang tawag daw, kasi ang stencil ay kulay. Pwede natin silang sabihin na sila ay mga blue spread, o kaya ay mga blue check, blue tea check, o kaya ay mga recessive. So, gayon, pero gayon lang ang tawag, recessive red, recessive yellow, kung wala namang markings. Pero kung may markings naman sila, halimbawa sa shield na meron silang toy stencil, edi ang tawag natin sa kanila ay recessive yellow toy stencil, o kung may prill man, di recessive yellow toy stencil prill stencil. Ganon din sa red. Sa ganitong blue spread, kung itim na itim lang at wala namang makikita na kahit anong markings, edi ang tawag natin sa kanila ay blue spread, o kaya yung black. Ano? Pero dahil ito, itong inakay na ito, ay kahit papano ay mayroon doon sa part ng bar niya. Ayan, kita nyo baga, yon. Yung bronze na yon, matatawag na natin siyang toy stencil kasi meron siyang markings. Ano? May mga nakikita kasi ako kapag na sa mga Facebook,
na tinatawag nilang toy stencil pre-stencil ay wala namang markings. So, hindi matatawag yun kasi nga ang toy at prel ay color. Ano? Eh kung wala naman ng kulay na gayon, hindi, hindi matatawag na toy stencil. Yan. Isa lang yung paalala ano, para ikay wala tayong maging kalituhan sa ating mga kulay ng ating ibon. Lalo na sa ating mga toy stencil o prel stencil na tinatawag. Ano? Ito F4 mga kabigote. Kita nyo naman ang kanyang forma. Maganda. Ang liyad niya, oh, yan. Kunti na lang at talaga makakakuha na tayo ng magagandang forms para ng mga racing pigeon natin. Oh! Ay di, ayun nga muna mga kabigote. Ano, kasi bukas magbibideo ulit ako. At ang ipapakita ko naman sa inyo ay yung aking pagbabalik doon sa project ng yung stencil cone na F4 na dilute. At saka yung kay Tolberne na dilute din na toy stencil. Ipinaris ko sa mga racing pigeon para makuha natin yung magagandang form. Ay ngayon may inakay na. Ay di, sa susunod na video, abangan nyo mga kabigote. At tayo ay medyo ano eh, bakasyon na. Medyo pa lang. O, bakasyon na. Ay di tayo makakapag video-video na. Ano, ay dati talaga ay hindi kaya at gawa ng ano eh. Ika nga ay maraming ginagawa. Ayan, napakabait ng aking mga ibong ori. Ano, gayang-gayang lamang. Yun lamang mga kabigote. Maraming salamat sa inyong panunood at sa mga bago. Ay di subscribe na sa aking YouTube channel. Hit na rin the notification bell button para lagi kang updated sa aking mga video. At yun lamang, pakishare na rin ang ating video na ito para makita pa ng iba. Yun. Maraming salamat and mama, bye-bye. I love you all.